500 daw ang isa sa bawat umatend sa Nueva Ecija. Wow, ha? Ayos, ha? Ayun, ang issue na naman sa caravan sa Nueva, kahapon kasi may caravan sa Nueva Ecija sa aking bayang Sinilangan. Nueva Ecija, sa San Isidro, Talavera, hanggang umabot ng Kabanatuan, yan ang aking lugar na kinalakhan. Kaya nga nagulat ako sa issue na may bayaran sa Nueva Ecija, 500 each, nakas and below. Ganon. Ayan o, may ganyang kaganda ang, ganyang kasigla ang mga tao sa Nueva Ecija. Ayan ang mga pictures, ha? Makikita natin ang mga pictures habang nagkakaraban, nagrarally, hanggang sa nagsasalita na siya, makikita nyo kung gaano kasigla ang mga tao. Then, sabi nila, halos lahat nga ng media, sinasabi yung bayaran na yun. 500 daw isa. O di sige, masaya. So, ibig sabihin ng mga tao sa Pinyat, sa Pinyaran, sa Nueva Ecija ay mga bayaran. Lumaki ako sa Nueva Ecija, wala yata ako kahit isang taong nakitang binayaran na butuhan na nagbayaran. Ang mga tao sa Nueva Ecija ay sa aking pagkakaalam ay mahigpit pagdating sa politika. Kasi lumaki ako sa isang pamilya, ang lolo ko ay sobrang higpit sa politics niyan. Lumaki ako na talagang puro politics ang naririnig ko sa pamilya. Ang nanay ko siguro, kung buhay pa ang nanay ko, isa yon sa nakikipag-away ngayon para kay BBM. Kasi talagang diehard yung mga yan, mga loyalists. May ID pa yun eh, Marcos Loyalist. Kaya nga, sabi ko nga, nung nakita ko kahangina, o kahapon, kahangina, nakita ko yung ano na yun sa Facebook. Medyo masama ang pakiramdam ko maghapon. Tapos sabi ko, ano ba to? Ano nangyayari sa ano na to? Wala na silang maisip. Lahat na lang, ganun, ganito, ganyan, ganyan. Ngayon, bayaran naman. So, ibig sabihin, lahat ng tao na umaten, lahat ng tao na naghihiyo doon sa caravan, binayaran. Tapos, may proof sila na nagbabayaran, nag-aabutan ng sobre. Ayos. Ang galing nila. Pwede naman gawin nyo ng halimbawa, oh. Kuha kayo ng mga kausap. Kuha kayo ng mga tao na magsuot ng red, humalo kayo sa lugar na yan, tapos at the same time, may bigihan namin kayo, kunyari, ganito, ganyan, ganyan. O, diba, ang daling gawin yun? Sa panahon to, wala nang imposible. Lahat pwede nang i-dramatize, lahat pwede nang gawan ng mga eksena, pwedeng gawan ng maliit na istorya, pwedeng gawan ng isang video, na pwedeng masira ang isang tao. Pero sa palagay nyo, maniniwala pa ba ang mga maka-BBM dyan? Parang di na. Eh, lahat nga ng kasong binigay kay BBM, lahat na. Wala na akong masabi. Pumatay, nagnakaw, hindi nagbabayad ng tax. Lahat na nga eh. Pati nga yung pagluluto niya doon sa rated cake, kung kasalanan niya. Naniwala ba? Bumababa ratings? O hindi pa rin. Kaya sabi ko nga, kung yung pagbabayaran lang na yun ang sasabihin, tapos San Nueva Ecija pa, San Nueva Ecija pa nangyari, ayos, budang galing nyo. Kasi yung budang, ano yan eh, expression yan sa Nueva Ecija, lalo na sa Piñaranda, sa hometown ko. Yan ang expression ng aming lugar, budang. Kaya nga sabi ko nga, budang galing nyo na gumawa ng eksena. At kung totoo man yun, o di sige, budang galing nyo. At budang galing ng mga taga-Nueva Ecija na nababayaran. Pero hindi po mangyayari yan. Kung meron mang pangyayaring ganon, eh, ang galing ng script. Ang galing naman ng script na ipapakita pa talaga sa video, nagkukuhan, pwede namang itago, o pwede namang pagkatapos ng rally o ng caravan tsaka ibigay yung ano na yun o hindi doon sa lugar na yun. Sinong tangang politiko ang magpapamigay ng sobre doon sa isang lugar na alam mong maraming makakakita? Common sense. Wala yatang tangang politiko. Ayun o,
Tingnan nyo, ganyan kaganda, karami ang tao, tapos bibigyan mo ng pera, tapos magpapamigay ka ng sobre doon sa gitna, sa karamihan ng tao, na nakahilera pa, isa-isang tatawagin. Nakita ko yung video na yan eh. Meron isang babae, isang tao na, hindi ko ma-recall kung babae ba yun yung lalaki. Isang babae, isang tao na may hawak ng mga sobre, bawat sobre, inyaabot doon sa nagdadaan sa harap niya. Ganon. Ang galing na script. Sinong tangang politiko ang magpapamigay ng sobre sa gitna ng karamihan ng tao na alam niyang may makakakita ng media at maraming vlogger na pwedeng makakita ay pink lawan, blue, green o kahit na sino pa? Parang common sense. No? Walang utak yung politiko na yon para magpamigay. Sabi nung isang si Umali daw, yung mayor ng Gapani, talaga nagpapamigay. Oh, totoo, nakikita ko yun eh. Nakikita ko yun sa mga post ng Nueva Ecija, lalo sa buong Nueva Ecija kasi ano ba siya? Ako, governor. Governor yata siya. O, tama, kasi matagal na akong wala doon. Pero naririnig ko yung pangalan niya. At saka nakikita ko doon sa akin mga kakilala, mga kaibigan na nagpo-post sila, mga classmates ko sa Nueva Ecija, sa Piñeranda. Nagpo-post sila ng kanilang mga nare-receive ng mga items, bigas, groceries, pera, cash. Pero hindi sa ganong lugar, hindi sa ganong sitwasyon. Pinapamigay yun nung panahon na kasagsagan ng pandemic. Talagang grabe kung magpamigay si Umali. Pero yung sabihin nyo, sa ganong sitwasyon, sa ganong hindi ako makapaniwala na may ganong eksena na automatic papamigay sa ganun lugar. Oo, nakita ko yung video na nagpapamigay ng pera sa ganun lugar. Parang out of the blue, magpapamigay ka sa gitna ng karamihan ng tao na maraming vlogger at may media. Walang pakialam yung politiko na hindi natatakot na baka gawa ng issue yun. O di, ang galing. Good luck na lang. Yun lang, na-share ko lang yung mga nangyari kahapon. Kasi nakakatawa kasi yung issue na. Nung karang araw, pink lawa na nagpapamigay ng pera. Sumunod kahapon, red naman na nagpapamigay ng pera. Mga nakakarang araw, si Pacquiao. At yung kaganda, sige, magpapigay na lahat ng pera para naman sa ikabubuti yan ng tao. Kasi wala talaga marami nangangailangan ng pera ngayon. Sabi ko nga, pero sana ay ilagay sa tamang sitwasyon. O kung totoo man yun, ang pangyayari na yun ay hindi naman siguro si BBM yun. Hindi rin siguro ang unit team yun. At hindi naman gagawin ng unit team yung magpapamigay ng pera sa gitna ng rally. Ang dami-dami nilang napuntahan, wala akong nakita ganung sitwasyon. Kung meron mang nagpapamigay, local siguro, baka sakaling meron na talagang okasyon doon. Tsaka parang ang sabi nga, parang ang dinig ko, parang nataon na yung rally na yon ay doon ang bigayan ng pabuya, ano ba yun? Ano ba yung tawag doon? yung parang sa pandemic, pero nataon na dun sa lugar na yon. Pero sana, hindi na sana muna isinabay dun. Yun lang sana. Sana makaintindihan sila. Maybe siya pa naman yan. Makapaniwala na meron ganong mangyayari. Anyway, yun lang, na-share ko lang. Nakatuwa ko lang i-share kahit masama ang pakiramdam ay nakapag-share. Kasi natuwa ako kasi may bisihan nangyari. Out of the blue. May bisihan pa. Yun lang. Please subscribe to my YouTube channel, Abad Pilapil Vlogs. And don't forget to tap the notification bell. And kung nakikita yung join na kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga uploads, sa ating mga mga kaganapan. And don't forget, pag may nagbigay, sige. Sana makarating din sa amin. Ay, naku, yun lang. Please subscribe and please like, share, and subscribe. And please, don't forget, God is always watching us. And nakikita po lahat ni Lord ang ating mga kaganapan sa araw-araw. Kaya, behave. Yun lang. Bye-bye!